Magandang buhay sa ating lahat. Ako po si Binibining Emmalyn Sagayo, isang mag-aaral ng Benguet State University. Ang magbabahagi sa inyo ng bagong kaalaman o leksyon upang sa ganun ay madagdagan ang inyong kaalaman. Alam niyo ba ang parirala? Alam niyo ba ang ibig sabihin at iba't ibang uri nito? Ating alamin kung ano nga ba ito at ating alamin ang mga iba't ibang uri upang sa ganun ay ating maunawaan at ating maintindihan kung ano ba ang kahalagahan nito. Ano ang parirala? Ang parirala ay isang lipon ng salita na walang simuno at panaguring ginamit bilang bahagi ng pangungusap. Ito ay lipon ng mga salita na hindi nagpapahayag ng buong diwa. Halimbawa, masarap na pagkain. Ang parirala ay may iba't ibang uri. Una ay ang pariralang pangukol. Ito ay pinangungunahan ng mga pangukol na sa, para kay, para sa, alinsunod kay, alinsunod sa, hinggil kay, hinggil sa, at layo na maaaring pangalan o panghalip. Halimbawa, para sa bata. Pangalawang uri ay ang pariralang pawatas. Ito ay nagsisimula sa pawatas na sa anyong pangalang diwa ngunit walang panahunan na banghay sa umumag. Halimbawa, kumain ng saging. Pangatlong uri ng parirala ay ang parirala sa pangalan diwa. Ito ay pagsasama ng panlaping pag plus salitang ugat plus pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat plus layo nito. Halimbawa, ang pandiwang nagbungkal, ang pinaghanguan ay magbungkal, at ang pangalang diwa ay pagbubungkal. Ang pang-apat na uri ng parirala ay ang pariralang pandiwa. Ito ay binubuo ng pandiwa at ng panuring nito. Halimbawa, pagbubungkal ng lupa. Ang panglimang uri ng parirala ay ang pariralang panguri. Ito ay ang parirala na ginagamit upang magbigay turing sa pangalan o panghalip. Halimbawa, si Jose Rizal ang martyr. Ang panghuli ay ang pariralang pangabay. Ito ay parirala na sumasagot sa tanong na saan, kailan at paano. Halimbawa, nang ang bata ay pupunta sa parke.